Isang magandang araw na naman mga ka-researchers, Celsians, mga kaibigan. Sa araw na ito ay pag-aralan natin paano nga ba makabubuo ng research methodology. Sa iba pong mga thesis sa ibang mga eskwelahan, ito po ay chapter 3. At sa iba naman po, ito ay chapter 2. Kaya sa atin, ito po ay chapter 2. Simulan na natin kung paano makabubuo ang research methodology. Ready ka na? Let's start! Una nating alamin, ano nga ba ang research methodology? Ang research methodology is the specific procedures or techniques used to identify, select, process, and analyze information about a topic. Sabi nila, ang pamamaraan sa pananaliksik ay una, kumikilala. Pangalawa, pumipili. Pangatlo, nagpoproseso. At pang-apat, nag-aanalisa. Sa pagpili mo ng mga impormasyon, hindi pwedeng lahat ilalagay mo. Marami kang makikita, pero hindi lahat appropriate o nababagay sa iyong paksa. Yung iba parang appropriate, pero hindi pala. Kaya, ang pinakamahalaga, una, to identify. Alamin mo, siyasatin mong mabuti, alin sa mga nabasa o nakuha mong impormasyon ang mas nararapat sa iyong paksa. Kaya nga, pagkatapos mong kilalanin, alamin mo, through selection. At kapag napili mo na, idadaan mo ngayon sa isang maayos na proseso. At kapag napoproseso mo na, napili mo na sa palagay mo, yun na ang pinakatama na mga paksa o impormasyon para sa iyong research, analyze. Yan yung apat na mahalagang mga bagay na kailangan mong matutunan, magamay, para magkaroon ka ng isang maayos na pagpili sa iyong paksa. Ito po ang format ng chapter 2. Para po to sa quantitative or mixed method research. Meron tayong research design, participants, population and sampling, research local, research instrument, validation of instrument, data gathering procedure, ethical consideration, at statistical treatment. Para naman po, sa chapter 2 or sa qualitative research, ito po ang pinaka-format. Research design, participants, population and sampling, research local, research instrument, validation of instrument, data gathering procedure, at ethical consideration. Ang wala lamang po sa qualitative na mayroon sa quantitative ay ang statistical treatment. Dahil ang qualitative po ay purely narrative, ito po ay paragraph, wala po tayong kukumputin. Kaya po walang statistical treatment sa qualitative research. Ano ba yung research design? Ito yung unang-unang bagay o bahagi ng ating research methodology. It is a specific method used to collect, analyze, and interpret data. Meron po tayong dalawang research design. Ang una po ay ang quantitative research. At syempre, ano ba yung mga uri ng quantitative research? We have the descriptive, observing and measuring without manipulating variables. It can identify characteristics, trends, and correlation. Kaya nga pag sinabing descriptive, di ba? Ito raw yung
nagsisiyasat, ito yung nag-oobserba at sumusukat nang wala kang niloloko o wala kang minamanipulate na data o variable. Okay? So, ibig sabihin, ito po yung kumikilala sa mga katangian, mga katotohanan, at syempre, yung tinatawag natin kaugnayan o relasyon ng mga bagay-bagay. Pangalawa ay correlational. It investigates relationships between two variables or more without the researcher controlling or manipulating any of them. So pag sinabing correlational naman, inaalam mo ang kaugnayan ng mga variable. At ikatlo, yung tinatawag natin comparative. It aims to make comparisons. Ano raw to? Ito naman yung tumitingin kung ano ang ipinagkaiba. Sino ang mas? Sino ang mas mataas? Mas magaling? Mas may kaugnayan? Or sino ang wala? May dalawang uri ng comparative. Ang quasi-experimental, where the independent variable is not possible to be controlled for some reasons. At experimental, where both the independent variable and dependent variable can be manipulated or controlled. So yan po ang comparative. So muli sa quantitative research, we have the descriptive, correlational, and comparative. Samantala, meron tayong ikalawang uri ng research design at ito ay ang qualitative research. Ano raw daw po ang qualitative research? Una, alam natin kapag qualitative research, ano, ito po ay paragraph, ito ay halos karanasan, no? Talagang aalamin mo ang katotohanan sa buhay ng isang tao, isang grupo, no, o iba't ibang mga subjects o mga nais natin pag-aralan. So, ang unang uri ng qualitative research, phenomenological. It focuses on the experiences and understanding of lived experiences. Ito yung kalimitang ginagamit at karaniwang ginagamit ng mga researchers kapag ang pinag-usapan ay qualitative research, phenomenological. Pangalawa ay ethnography. Focuses on the study on the characteristics, tribes, and culture of a group of people. Kaya nga mismong sa ito pa lang ethnography, ethnic. No, ito yung mga pangkat. Pag-aaral sa mga pangkat. Pangatlo ay case study. Detailed account and analysis of a single person, group, event, or community. Ground theory, a research method in which the theory is developed from the data. So pag sinabing grounded theory, ito yung meron kang data tapos makabubuo ka ng panibago mong theory. No, kaya grounded theory, ground, mula sa pinaka-root. Okay? At biographical, an assembly of procedures for generating and interpreting the stories or narratives of individuals' lives. Sabi ng biographical, ayan, alam naman natin yung autobiography, no, na o kaya yung mga buhay ng mga banal, buhay ng mga pangulo, buhay ng mga kilalang tao. Kaya yun ay tinatawag na biographical. Sa qualitative research, meron tayong limang uri. Meron tayong phenomenological, ethnography, case study, grounded theory, at biographical. Bukod sa research design, meron tayong tinatawag na participants. It refers to the respondents. Kung ang pag-uusapan natin ay qualitative, or subjects, kung ang iyong i-interviewin ay qualitative. Okay? So,
Sa quantitative, ang tawag sa participants o interviewin mo ay respondents. At sa qualitative, subjects. So, it refers to the respondents or subjects who will be the main feature of your research. Ikatlo ay ang population and sampling. Population is the entire group that you want to draw conclusions about. A sample is the specific group that you will collect data from. Sabi po ano, may bandan. The size of the sample is always less than the total size of the population. So, pag sinabing population and sampling, no, halimbawa ng population, yung kabuuan. At yung sampling, ito lang yung kukunin mo sa iyong research. Okay? Kaya pag sinabi natin, halimbawa, ang population ay 15 million. Okay? Out of that 15 million, gagamitan mo ng statistical tool. Tapos, ano yung pinaka tama out of your formula and your computation, ano ang pinakatamang number na kinakailangan upang maging sapat o upang maging tama ang result ng iyong magiging research. Ang tawag dyan ay sampling. Okay? Research local. Research local discusses the site or site where the sampling and data collection will take place. Saang lugar mo gagawin ang iyong research or anong lugar ang nababagay sa iyong research. Siyempre, meron din tayong research instrument. It refers to questionnaire that the researchers will use to gather data. Ito po yung instrumento na gagamitin mo. Puro questionnaire. Ano ba to? Papel na ibibigay mo sa tao. Nauso ngayon, ano, dahil tayo ay pandemic pa rin or endemic na, ang ginagamit ay Google Form or Google Survey Form. After the research instrument ay yung tinatawag nating validation of instrument. The questionnaire has to be answered by participants not included in the study. It needs also to be checked and reviewed by some experts in order for the instrument to be credible and error-free, especially on the content, grammar, and instruction. Mga kaibigan, kapag nagkaroon ka ng questionnaire, hindi pwedeng bigay agad sa mga subject natin o ating mga respondents. Kailangan ito muna ay dumaan, ma-review mabuti ng mga eksperto. Okay? Para malaman naman kung credible, totoo, tama, walang mali sa iyong instrument. Baka mamaya, puro grammatical error. Baka mamaya, instruction pa lang, may problema na. Kaya kailangan, bago mo ito ipamudmod o bago mo ito i-float, bago mo ito i-administer, kinakailangan mo ng walang mali sa grammar, walang mali sa construction, walang mali sa spelling. Kaya nga, ang tawag dyan ay validation of instrument. Data gathering procedure, it is a systematic flow of events and program in order to successfully produce a specific output or outcome. It covers from the preparation of materials and instrument up to the retrieval of the data. So, ito yung pangangalap na ng iyong data. Diba? At syempre, una, ito yung, again, ito yung pag-float, pagbibigay. Okay? Ito yung pagpunta kung saan-saan. Lalo na kung sinong iyong magiging participant sa iyong research. Kapag naibigay mo na, ayan na. Ito na yung pinakamahirap, no? Yung pangongolekta. Lalo na kapag busy yung iyong mga participants. Lalo na kapag hindi abot kamay, hindi abot tanaw ang iyong participant. Diyan ka magkakaroon ng problema sa iyong
data gathering procedure. Next, an ethical consideration. It refers to a set of principles that guide you and your research designs and practices. Bakit daw? Napakahalaga. Kasi alam mo, sa paggawa ng isang bagay, lagi natin kinoconsider ang ethics. Okay? Kaya dapat daw, sabi na, by willingness of the participant to be interviewed or be part of the research. Kapag ikaw raw ay kumuha ng data, dapat kusang loob, malaya sa puso ng iyong participant. Hindi raw siya napipilitan. Kasi kapag napipilitan lang yan, hindi niya sasabihin ng totoo. Kaya dapat may willingness, no? May kusa, no? At may kapanatagan ang iyong participant habang kinukuhanan mo ng data. Full consent of the participants shall be prioritized. Siyempre, hindi pwede yung wala siyang consent. Dapat kinakailangan buong-buo ang kanyang pagbibigay ng go, 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 okay ako dyan, okay ako dyan. Privacy of the participants. Mga kaibigan, kapag sinabi ng participant na ayaw niyang makilala, kapag sinabi ng participant na ito lang ang pwede kong maibigay, huwag mo nang pilitin. No? Kasi yung privacy, baka napapasok na natin. Kung ano lang ang tanong, yun lang ang dapat na nating itanong. At siyempre, tayo nang umunawa kung bakit may mga bagay na ayaw siyang i-disclose. Pero halimbawa man, merong mga sensitive issue na inilabas siya, dapat itatago pa rin natin ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang pagkatao. Wala man dapat kahit isang salita o kahit anong mga characteristic o kahit anong feature ang talagang makikilala siya. At ang tawag dyan yung kanyang privacy. Confidentiality of the data. Kailangan yung di mo pwedeng ilabas kahit itanong pa nino man. No? Lalo na kung halimbawa eh, mga audience lang o mga nagbabasa at kilala ka at sinabi, sino to? Sino to? Please, sige tayo lang nakakaalam. Sino to? Lalo na halimbawa, ang pinag-uusapan ay sakit o kaya scandal at yun ang naging research mo, dapat yung confidentiality rin ng data. Huwag mo kung saan-saan mo itatambak. Yung pagkatapos mong mag-collate ng data, ilagay mo lang sa lamesa. O kaya mabasa kahit ng kung sino-sino. No? Hindi pwede. Kailangan itago mo itong maigi. Huwag mong ipaggagawa sa iba. Lalo na't confidential ang iyong topic. No exaggeration or alteration of events. Kaibigan, kapag ikaw ay nakakollate ng data, kung ano yung sagot, yun ang ilagay mo. May ibang mga researchers kasi na pinagaganda or binabago para tumugma sa kanyang aim, sa kanyang research. That is a big no-no. Ang tawag dyan, panluloko. At ang unang niloloko ng researcher, yung kanyang sarili. Kasi gumawa siya ng research para lang pala sa compliance. Hindi naman pala para siya makakontribute sa ikagaganda o ikauunlad o ikasosolve ng isang problema. No? Kaya, kung ano lang ang sagot, yun lang, walang dagdag bawas. Okay? Communication must be done with honesty, transparency, credibility, and fair treatment. Yan. Dapat kapag tumawag ka sa kanya, nakipag-communicate, may buong katapatan, pag sinabi mong promise, confidential, may privacy, hinihingi ka ang full consent mo, transparent ka dapat. Ibigay mo na yung mga tanong. Walang mga hidden na mga tanong. Okay? At sabihin mo sa kanya kung i-record ko ito, okay lang ba na isulat ko pero hindi ko babanggitin ang pangalan mo. Credibility, yung katotohanan at yung pantay na pag-treat sa iyong data at mismong sa iyong participant. No? Lahat yan dapat mong
sabihin sa kanya. At ang tawag dyan ay ethical consideration. Ano man daw ang statistical treatment? Ito po ay for quantitative lang na research. Or sa mixed method, kasi ang mixed method ay composed of quantitative and qualitative. No? So ano daw yung statistical treatment? It is the act of taking raw data and turning it into something that can be interpreted and used to make decisions. So inuulit ko, ito po ay pang quantitative lang. Hindi po ito pwede sa qualitative. At ano naman daw ang mga tawag nating mga commonly used statistical treatment. Ito po ang mga commonly used statistical treatment. Frequency, percentage, ranking, mean, t-test, ANOVA or analysis of variance, Pearson product moment, correlation coefficient, multiple correlation at regression. Mga kaibigan, hindi natin ito i-discuss ngayon. Sa ibang video natin ito i-discuss para mas maintindihan nyo ito kapag gumagawa na kayo mismo ng at nag-i-interpret ng inyong data. Kadalasan ito po ay ginagawa ng isang statistician. Pero yung frequency, percentage, ranking, mean, kayang-kaya mong gawin yan. Simple statistics, basic lang yan. Pero pag umabot na tayo sa t-test, ANOVA, Pearson product, correlation, multiple correlation, at regression, kung hindi mo kaya, wag mong pilitin ang sarili mo. Baka mabaliw ka. So, kinakailangan mo ang isang statistician. Pero kung halimbawa kukumputin niya ang iyong statistics o ang iyong data, dapat ma-interpret niya ito at masabi sa iyo kung ano ang result para alam mo naman ang kinalabasan ng iyong pag-aaral. So yan po yung statistical treatment. Okay? So mga kaibigan, ito po ang unang page ng chapter 2, ang tinatawag nating research methodology. So makikita natin kung ano ito yung halimbawa ng ating template. Okay, yung chapter 2, yung letter C ang nakakapital at small letters ng ibang letter sa word. Size 13, hindi nakabold, nasa center ng ating margin. At may isang space sa bagitan ng words na chapter 2 at research methodology. Sa mga salitang research methodology, capital letters ang pagkakasulat sa research methodology. So lahat yan naka-capital, naka-bold, size 14 at nasa sentro. Huwag kalilimutan ang introductory statement para sa research methodology na makikita nyo maya-maya lang. Then, merong 3 spaces sa pagitan ng introductory statement at ng mga salitang research design. At sa mga salitang research design, ang letter R ang naka-capital at small letters na ang ibang letters sa word. Letter D naka-capital din. Size 14, naka-bold, nasa left ang alignment. No? So dun sa salitang design, yung D ang naka-capital at normal sizes lamang o small sizes, small letters ang ibang letters sa word na design. Okay? So mga kaibigan, simulan na natin ang mga sample na quantitative and qualitative introductory statement. Okay? So narito po ang sample introductory statement, no? Makikita natin quanti, mixed method at qualitative. So mga kaibigan, enjoy, learn, focus yourself habang tayo ay nag-aaral ng ating quantitative at qualitative chapter 2 research
methodology. Okay? So ito na po ang ating pong mga sample. Thank you. Thank you.
naman tayo sa proceedment ng research local. So, meron ditong mahalagang paalala, no? Take note on this, Google Map is not accepted. Most probably, sketch is much appropriate. No? So, ano na yung aksyon? Ito nakalagyan yung mismo inyong map. Okay, not sketch. No? Okay, bawal ang kinuha, ilotrato, Google Map. Tapos, nilagay sa inyong research. Bawal yan. No? So, tapos, narito naman ang sample statement on research instrument. Narito ang sample statement on validation of instrument, quantitative research. Sample statement on validation of instrument qualitative research. Narito ang sample statement on data gathering procedure. Sample statement on ethical consideration. Bakit hindi lang narito po ang sample statement on statistical treatment.